That's 300,000 pesos in 1 year. Sabihin mo pang one and a half years. Diba? That's 300,000 pesos. Grabe. Pwedeng gawing career ang ano pag-aalaga ng crotons. Good morning, katatapos lang ng bagyo. Oh, yung bagyong Vicky. Dapat kahapon nung umuulan doon ko gagawin tong video na to. Kaya lang nababasa ako. Kaya hindi ko na tinuloy. Kapapasok lang ng balita kanina mga 30 minutes ago. Lumindol naman sa Manila. Grabe, sunod-sunod na. Pero alam natin na magiging maganda yung pagpasok ng 2021. Kaya hawak lang, magpakatatag lang tayong lahat, ano, lalampasan din yan. Good morning sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga bagong subscribers, sa lahat ng mga sumusuporta sa channel namin, at sana sa video ito ay muli akong makatulong sa inyo. Pag-uusapan natin ngayon kung paano tayo kikita. Ayan, yun naman ang pag-uusapan natin. Pwede pala tayong kumita ng 300,000 sa isang taon sa mga crotons natin. Grabe, no? Ayan, pag-uusapan natin. Marami nag-iisip kung anong pwede nilang gawin na negosyo sa pagpasok ng 2021. At pwede pala talagang maging career yung pag-aalaga natin ng mga crotons. Maganda kasing gawing business yung hobby, di ba? Kasi kapag gusto mo yung ginagawa mo, palibha sa hobby, hindi ka magsasawang gawin yon. Kahit pa ulit-ulit pa. Pwedeng i-monetize o gawing pera yung mga crotons natin. Kaya yan ang pag-uusapan natin. Paano ba natin gagawin na kumita tayo dun sa mga crotons natin? Lalo na yung marami na collection. May mga 30, 40, 50 na varieties na nasa bahay. Okay. Pero bago yan, at kasama naman dun sa pag-uusapan natin, meron kasing nag-message sa akin. Yan, papakita ko. Ang tinatanong niya kung paano magiging bushy yung halaman, yung kanyang croton. May kinalaman din kasi dun sa didiscuss ko ngayon tungkol sa propagation at paano gawing pera. Paano tayo kumita ng pera sa ating mga crotons. So balikan natin, paano magiging bushy? Tama nga naman. Ayan, o. Meron akong... Okay, ito. Diba? Ang gandang tignan kung ang halaman o ang croton nasa paso, naka-display, ganito itsura. Ayan, o. May label pa. Okay, may mga label yung mga yan. Diba? Mas maganda kasi siyang tignan kung bushy o malago ang halaman kaysa dito. Compare nyo. Oh. Oh, diba? Ito masyado siyang leggy. Ito. Ayan, oh. Kaya tama nga naman kung i-display mo pagka ganito siya. Hindi siya kaakit-akit tignan. Eh, kaya naman tayo naghahalaman. Ang isa sa maraming dahilan, eh, para i-display natin ang paganda. Eh, paano mo nga naman i-display kung hindi maganda, diba? O, oh, kahit ito nga, Pink Davis. Rare. Pero pagka pumupunta sila dito, yung mga bumibisita, hindi nila masyadong pinapansin. Mas pinapansin nila itong mga ganitong croton na malalago. Mayroon pang isa. Pakita ko sa inyo na talagang maganda yung tubo dahil sa technique na ituturo ko sa inyo. Ito. Diba? Kung i-display mo siya, idadalhin mo siya sa loob ng bahay, sa terasa, o kaya saan man park. Maganda. Lalo na kung may maganda kang paso. Yan o. Paano ito gawing bushy? So, yun ang una natin i-discuss. Paano nga ba maging bushy? Meron akong isang demo video tungkol dun sa aking Philadelphia. I-insert ko dyan.
Unahin na natin yung pag-pinch. Kung gusto niyo i-maintain na ganito siya, bushing na siya ganito. Pero ayaw ninyong lumaki. So ang gagawin niyo, ipipinch niyo. Paano ba yung pag-pinch? Yung dito na natin gawin kasi para hindi na masira yung growth nito. Maganda na kasi 'to. Yan. Paano ba yung pag-pinch? Ato. Yung pinaka bata na mga leaves na lumalabas. Yan, ito. Yan, ipipinch lang natin. Yan, pinch lang. Tanggalan lang ng yan, okay. Pwede sa kuko. Yan, ito. Ganito. Ganyan ang pag-pinch. Para yung mga susunod na tubo ng sanga, edi dito na siya lalabas. Okay. Pero hindi uubra yung pag-pinch kapag ka ganito na siya ka ano, kalaki. Masyado ng malaki yung portion na talagang wala. So ang gagawin natin para magkaroon siya ng mga panibagong sanga, i-trim natin. So gawin natin yung demo ito at eventually pagka nag-develop na yung mga ano niya, mga bagong sanga niya, i-update ko kayo. Ano. So ito, i-trim. As in, diretso, putol. Okay. Wala nang balikan to. Putol na. Okay, ayan. Oh. See? Huwag kayo mag-alala. Kasi ito ay tutubo pa. Lalo na kapag may ugat na yung halaman. Established na siya. So, siguro mga 2 months, makikita nyo na malago-malago na yan. Ipapakita ko sa inyo itong Philadelphia na to. Okay, sige. Punta naman tayo dun sa part na paano nga ba ito gawin na ano, paano nga ba ito gawin na income. Okay. So, magse-set na lang ako ng example para mas madali ninyong magets. Ako meron akong 105 na varieties. Merong common, merong uncommon, merong rare, di ba? Ang totoo, meron pa kaming new varieties kasi actually tatlo na. I-update ko kayo ano yung new varieties na yon. So para mas madali nating computin kasi business ito, sabihin na natin 100 na i-consider kong mother plant. Okay, pagka mother plant kasi yun yung source ng mga cuttings na possible or na ibenta o yung kung bigay yung pagbibigyan. So may warang may 100. I-round off natin 100. So sa bawat mother plant may mga sanga yan. O kung isa man, isa lang ang sanga niya, isa. So paano pwedeng gawin kapag ka meron kang mother plant na established na, pwedeng i-prune katulad nung nakita nyo dun sa Philadelphia. So may sanga. So yun, kung 100 makakuha ka ng tig isa-isang sanga, isa-isang cutting, so meron ka ng additional na 100 na halaman or na croton. Okay, pagpalagay natin yung 100 na yun, yung 100 na yun, yun ang ibibenta. Ang price range ng mga naka-pots kasi magsisimula yan sa 250 hanggang 300 pesos. Depende dun sa rarity ng croton. Meron ngang 1.5, meron ngang turtleback 800, 700, mga ganon. Depende sa size, depende sa laki, at depende dun sa kung gaano siya kadaming sanga. So, balikan natin. Kunin na lang natin. 300 ang per pot. Rooted or established, 300. Kung meron kang 100 na cuttings after 3 months or 4 months, napalaki mo, may 100 na cuttings ka. Okay? 100 na cuttings times 300, that's 30,000 pesos. 3 months, 4 months. Okay? Kung doon sa mother plant mo, makagawa ka ng
tigda dalawang cutting na i-propagate. Okay? So, meron kang 200. 200, imumultiply mo siya sa 300, that's 60,000 pesos. Tama, no? Eh kung katulad nito, okay, Pink Davis, itong Pink Davis na to, na naingi namin kay Jomar Jom, salamat. Ano na, almost 4 months na to, 3 months, pero slow grower kasi to. Napansin ko, hindi siya masyadong mabilis lumaki, katulad ng mga Siam at saka ng gold dust na sobrang mabilis lumago. 4 months na siya. At meron siyang 1, 2, 3, 4, 5 na sanga. Rare. Grabe. Rare ito. Kapag ka rare, lalo na pagka slow grower, nakalinya ito na nasa 700, 800, 1,000. Depende dun sa kung gaano siya kalaki at gaano siya established. Siyempre, yung mga bumibili, tinitignan din nila kung established ba. So, ito. 5. Grabe. Kung sa isang pot, makagawa ka ng, sa isang mother plant, makagawa ka ng 5 cuttings. Meron kang 500 So, kung meron kang mother plant, makagawa ka ng 5 na cuttings, i-multiply mo siya sa 100. That's 500 cuttings. Na pagka na ilagay siya sa magandang pot, ma-sell siya. Tama, ma-sell siya sa 300. At an average, 300 pesos per pot. That's equivalent to 150,000. Grabe. Half year? O tatlong quarter? Eh halimbawa, meron kang isang mother plant. Sa lahat ng 100 na pots, makagawa ka ng 10 na cuttings. 10 times 100, that's 1,000. Tsagain mo. Alagaan. Siyempre, mag-invest ka sa ipa, sa fertilizer, sa pots, lahat-lahat. One year, papalaki mo, 1,000 times 300. That's 300,000 pesos in one year. Sabihin mo pang one and a half years. Diba? That's 300,000 pesos. Grabe. Pwedeng gawing career ang pag-aalaga ng crotons. O, katulad nito, i-demo na natin. Kasi, nakaisip na rin ako na pwede talaga siyang gawing business. O, i-demo na natin. Pero bago natin ito i-demo, bago natin i-cut yung mga naka-prepare ko na pwede nating i-prune para mas maging bushy siya. Ang tanong, paano ito i-sell? Meron mga groups sa social media, particular sa Facebook, na may mga members na 184,000 members, 200,000, di ba? Yung mga mahilig talaga sa halaman, may 20,000, sabihin na natin 20,000, 40,000. So, ang tanong dyan is, paano mo siya i-sell? I strongly suggest, pagka magsa-sell, dapat set. Okay? Parang ako, ipagpalagay na natin, nakagawa ako sa 100 na varieties ko ng 100 na established na nakapat na maayos. I-sell ko ngayon ng tigti 300 pesos. Ipagpalingin natin, 300 pesos ang isa. That's 30,000. Ang plano ko, i-sell ko siya, set 100 varieties. Makakahanap kaya ako ng bibili ng 30,000 pesos? Tingnan natin. Mag-join ka sa isang group. Pagpalagay natin 200,000 members ang members sa isang group. Hindi lahat sila makabili. Tama? Hindi naman lahat sila makabili ng 30,000. Hindi lahat bibili ng 30,000 pesos na halaman. Okay? Lalo na kung hindi nila kakilala yung halaman. Pero sa tingin niyo ba may kayang bumili? Meron sa 200,000. Pagpalagay natin, kunin natin yung 1% ng 200,000 sa members na yon. Okay? 200,000, 1% ilan? 2,000. Grabe. Eh, ang kailangan mo lang para ma-sell mo yung 1,000 pots mo, i-divide mo siya sa 10, that's 10 person lang. Hindi 2,000 na tao kailangan mo para i-sell yung 1,000 pots mo. Tama, di ba? Ulitin ko.
Kung meron kang sinalihan na group, hanap ka ng interested. So sa interested na yun, sabihin natin 200,000 members, 1%, that's 2,000. Hindi mo kailangan ng 2,000 na tao para ma-dispose mo yung iyong 1,000 na pots. Ang kailangan ko lang, 10 tao na kayang bumili ng 30,000 na mahilig din magkolekta. O kasi hassle-free sa part nila, di ba? Pag bili nila, meron nga nga ibinibenta, isang halaman, 20 mil. O ito, 100 na pots, established, croton, may kasama pang new variety, may kasamang rare, 30,000. So, kailangan ko lang para makagawa ng... Iisip niyo, ano? Para makagawa ng 300,000 is 30,000 times 10, that's 300,000. So, dun sa 2% na kinumpute ko kanina dun sa mga members, ang kailangan ko lang talaga, 10 tao bumili. At eventually, makasell ulit. Pwede, ano? As much as possible, huwag natin ibenta na paisa-isa. Kasi pagka paisa-isa, ang karaniwan ang mabibili yung rare, di ba? O kaya yung mga hybrid. So, we are planning. Kasi may, siguro itatanong nyo, hiningi ko lang naman. Nag-invest na rin kasi kami. At nakita ko, meron pala talagang negosyo. Nag-invest na rin kasi kami sa time. Nag-invest na rin kami sa mga pots. Nag-invest na rin kami sa yung pag-aaral. Kasi hindi ko linya to. Inaral ko lang po talaga. Inaral ko ang totoo. Hindi naman ako agriculturist. Hindi rin ako botanist. Basta nag-aral lang ako. Mahilig lang talaga ako sa halaman. Nagkataon, naisip ko sa 2021. Ano magandang negosyo? Sa croton pala. Pwede kang kumita ng 300,000 in 1 year. Grabe yan. Grabe. So, sana nakatulong. Kung meron kayong 50 varieties, propagate na. Kahit tig-isa-isa lang. O, meron ka ng 50. 200 na lang. O, 200 times. May 10,000 ka. Ano, diba? Ang investment mo sa mga paso, probably mga 10 pesos, 12 pesos. Depende doon sa klase. Na hindi ka naman mapapahiya doon sa iyong buyer. So, doon sa mga nag-iisip kung ano pwede nilang maging extra income, doon sa mga sa susunod na 2021, pwede niyong i-consider yun. At kasi ako, iniisip ko, tama. Malay natin, si Ma'am Jinky Pacquiao bumili. Isang set. O, di ba? Isang set. O, di isa na lang. Ang hahanapin ko na lang. Siyam na lang. Si Aubrey Miles. Malay niyo, si Aubrey Miles bumili. 30,000. What's 30,000 sa kanya? Di ba? Bumili siya ng isa. Di walo na lang hanapin. Madi-dispose yan. So, binibigyan ko lang kayo ng idea. Ire-relate ko lang doon sa sitwasyon natin. Inira-round off ko lang yung mga numbers para magkaroon kayo ng mabilis na computation sa isip nila. Ang croton, pwedeng maging source of income. Kung hindi man main source, pwede itong maging extra income para sa, at least, meron tayong pagkukuhanan para doon sa mga beginnings natin. Sana nakatulong. Okay na. Okay. Sige. Tirahin na natin to. So, para maging bushy, Sir Florentino. Ayan, sabi niya, talong. So, ito, tirayin na natin. Paano ito maging bushy? Cut lang, huwag kayong mag-alala. Ito kahit na rare ito. Gagawin natin, i-trim na natin. Okay, sige. Kikita niyo po. Ayan, trim natin. Para makagawa tayo ng... Okay. One. Two. Diba? Okay. Three. Na walang dahon pero buhay. Okay. That's four. And five. Ay, grabe. Diba? Five. Okay. Yan. O, five. Diba? Five.
propagator, pwede pa itong gawing ano, pwede pa itong gawing dalawa. Nagtanong, gaano daw kalaki ang kaya kong i-propagate kahit ganito lang po siya kaliit. Yan, ganito. Yan, ganyan. Meron ako naka-ICU dyan. Ipapakita ko sa inyo minsan. Ganyan, ganyan lang siya kaliit. Tumutubo. Ayan, okay. Lima. Rare. Grabe. Pink Davis rare. Oh, 300 times 5. Ah, oh, pero na. Sabi ko sa inyo. Okay, ito. Meron pa siya natitirang dalawang sanga na maliliit. Okay na yun dyan. At, hintayin natin. I-update ko kayo dito. Sir Florentino, ganito. Ayan, hindi ito magandang tignan ngayon. Pero maghintay ka 2 months, 3 months. Pag nag-start na yan, magiging ganito na yan kalago. Okay? Ayan, okay ito. Salamat sa inyo. Sana po nakatulong. Keep on watching po. Salamat sa mga new subscribers. 2,000 na. 2,000 plus na. I-share nyo lang po kung meron kayong mga gustong topic na gustong i-discuss natin. Pwede natin i-discuss. I-comment lang kayo. At sana magkita-kita tayo. May mga susurpresahin kami, bibisitahin sa mga subscribers natin. Malay nyo kayo yan. Hanggang sa muli, paalam. Ito, yung isang new variety. Grabe yung ganito. Ayan o. New variety to. Ayan. Oh. Angelina. Uh-oh.